Naalala ko elementary, tinuro sa amin yung Battle of Manila Bay. Yung American versus Spanish fleet na naglaban noon ng May 1st, 1898. So yun yung information na nag-sink in sa akin. Then makaraan ng ilang taon, I came across with this information. I don't know if sa Facebook, YouTube, or sa TV ko na panood na hindi raw totoong nangyari yung Battle of Manila Bay or mock battle lang. Siyempre, hindi ko chinek if legit ba o hindi. Hanggang sa nasasabi ko out of nowhere sa random conversations na alam niyo ba guys na hindi totoong nangyari yung Battle of Manila Bay? Diba? Bida-bida kayo talaga nagtanong. Then one day, actually this year lang, habang nanonood ako ng interview with Ambeto Campo, Filipino historian, merong Q&A portion dun sa interview and may nagtanong sa kanya if totoo nga bang nangyari yung Battle of Manila Bay. Then, na-enlighten ako sa sagot niya. Balik tayo ng onti para magkaroon ng sense yung ikikwento ko. Noong April 25, 1898, nag-declare ng war yung U.S. against Spain dahil sa mga aberya nangyayari sa Cuba at that time na dati ring colony ng Spain. Pero before pa ng declaration of war, nagpadala na agad yung U.S. ng ship sa Hong Kong, which was led by Commodore George Dewey. Para in case na mag-broke out yung war, ready na agad silang atakihin yung Spanish fleet sa Manila Bay. At that time, sakto si Emilio Aguinaldo is nasa Hong Kong dahil nga sa Pact of Biak na ba to. Siyempre, aware din siya sa mga nangyayari between America and Spain. So, nakipag-communicate siya with American officials. And eventually, nagkaroon siya ng contact with George Dewey. Hanggang sa nagkakaroon na ng conference with George Dewey, kasama yung mga Filipino leaders natin at that time. They were discussing plans, negotiations, promises. Now, once na mag-broke out yung war against Spain, tutulungan tayo ng mga Amerikano. Sa kalagitnaan ng mga negotiations na yun, nag-declare ng war yung US against Spain. Nagpadala agad ang telegram si Dewey kay Aguinaldo na tell Aguinaldo to come as soon as possible. Kaso at that time, nasa Singapore si Aguinaldo dahil meron siyang tinakasan na lawsuit. Yung nag-file ng lawsuit is Filipino rin about sa pera na nakuha nila sa Pact of Biak na bato. Pero medyo mahabang story kaya hindi ko nakikwento. Kaso, nung nakarating na sila Aguinaldo sa Hong Kong, nakaalis naman na si Dewey. Kaya kailangan nilang maghintay ng 3 weeks para balikan sila ng ship papuntang Pilipinas. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, nasa awkward position ngayon si Aguinaldo dahil wala man lang silang written agreement between the Americans. Puro oral agreement and promises lang. So, wala man lang siyang pinangahawakan. So, dito na ngayon mangyayari yung Battle of Manila Bay. At 5:40 AM, nasa position na yung American fleet sa Manila Bay. Hindi dyan. Dito. I mean, yes, kapag naririnig natin yung Manila Bay, nai-imagine natin is yung Roas Boulevard. Pero in reality, dito siya nangyari. Sa Cavite. Anyway, dito na sinabi ngayon ni George Dewey yung famous line niya na "You may fire when ready, Gridley." Then 2 hours after nung labanan, na-destroy na nila yung majority ng Spanish fleet. Then nag-order si George Dewey na i-pause yung labanan. And sinabi niya sa mga crew member na, "Kain mo tayo." Yun, they had their second breakfast and syempre nag-huddle din sila to make plans and strategy. Then around 11 AM, nag-resume yung battle and eventually, sumuko na rin yung Spaniards. 371 yung namatay sa Spanish side, then sa America naman is meron lang 9 nasugatan. So, kitang-kita yung mismatch. So, it's official. Nangyari talaga yung Battle of Manila Bay. So, ano yung sinasabi nilang mock battle? Ito yun. Even though natalo na ng mga Amerikano yung Spanish fleet, hindi sapat yung soldiers nila to fully occupy Manila. So they had to wait for months para sa mga kakailanganing foot soldiers to occupy Manila. Kasi at that time, meron pang 26,000 Spanish regulars and 14,000 militia na nakakalat throughout Philippines. And out of 14,000 militia, yung 9,000 doon is nasa Manila. So hindi talaga nila kakayanin.
Then weeks after ng battle, nakabalik na ng Pilipinas si Agnado. Then pagkabalik niya, nagpakitang kilos agad siya sa mga Amerikano. Pinakita niya yung military abilities niya and kung gaano siya kagaling mag-organize. Wala pang isang linggo, nakontrol niya na agad lahat ng revolutionary forces sa Pilipinas. Then sa gitna ng mga yun, nagawa niya pang mag-declare ng Philippine independence noong June 12, 1898. Daming time, di ba? Then noong July 25, 1898, dumating na yung land troops na matagal nang hinihintay ni George Dewey. Yung hinihingi niyang troops is 5,000. Pero dahil sa success ng Battle of Manila Bay, binigay sa kanya is doble, 10,844. And it was led by General Wesley Merritt. So sa ganung karaming sundalo, ready na sila to occupy Manila. Kaso si Merritt, ang goal niya is to defeat Spanish without any aid from Aguinaldo. Pero at that time, yung Philippine Revolutionary Army is nakapalibot na sa Manila, sa Intramuros. So inutusan ni Merritt si Dewey na kumbinsihin si Aguinaldo na bigyan sila ng space at mag-make way para sa American soldiers dun nga sa front line surrounding Manila. At the same time, nakikipag-negotiate si Merritt sa commander ng Spanish side na si Admiral Patricio Montojo y Pasaron. Actually, alam na rin ng mga Spanish na hindi na worth it makipaglaban pa. Pero kung susuko man sila, hindi sa mga Pilipino, sa mga Amerikano. And in-explain yun dito ni Ambeto Campo. So it was only a matter of time when Intramuros would surrender. But what they did was the Spanish talked to the Americans and said, we will surrender to you. We will not surrender to these Pinoys. Because we think when we open the gates of Intramuros, they will massacre all the Spanish and they will loot our homes. So unti-unting napaalis ng mga Amerikano yung mga Filipino sa front line. Actually, nagkakaroon nga ng tension eh. Kaso nabubola-bola lang talaga nila si Aguinaldo kaya sunod din naman ang sunod. August 13 nangyari yung phony attack. Binomba nila Dewey yung Fort San Antonio Abad sa Malate para ipakita lang na lumaban yung mga Espanyol. Then according to plan, nag-transmit ng code yung staff ni Dewey para nga mag-surrender na yung Spaniards. And nag-raise sila ng white flag around 11:20 a.m. Ang nakakatawa dito, even though mock battle na nga lang yung nangyari, may nabatay pa rin on both sides. 49 sa Spanish, 6 sa American. Pero nakakalungkot dahil victory na lang against Spain, pinagkait pa rin sa atin. Anyway, in conclusion, I confused two things nga. Battle of Manila Bay and mock battle of Manila. They're two different things. Lesson learned, lagi ka mag-fact check and do your own research. Bye.